Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, since today it's Friday, pahinga day. But syempre, yung mga labahan natin in the whole week, then mag-aasikaso, maglilinis, kasi kapag tuwing weekdays, wala na pong time para maglinis, walis-walis na lang, and now kailangan i-maintain yung kalinisan dito. And guys, before, naninibago ako kasi hindi naman talaga ako totally naglilinis sa accommodation ko before, kasi sa Manila, ang ginagawa ko is umuwi lang ako doon every weekend sa Bulacan, so para magpahinga, mag-rest time. So, yung mga ganitong level na may mga adjustment na kailangan mong gawin, at the same time, kailangan mong disiplinahin kasi yung sarili mo na hindi ka, you know, hindi ka ma-homesick. So, as much as possible, kailangan gawin mo lahat ng duties mo dito kahit during rest time mo. So, I'm happy naman kasi para din sa sarili ko to, and at least nakakapag-adjust na ako little by little, di ba? So, sorry na cut yung video kasi lumabas ako, bumaba ako. Meron ako kasi in-order dito sa Oman na mga okay lang siya, pero ang gaganda naman and super affordable. Free delivery pa siya kapag nakabili ka ng 5 riyals. So, excited na akong i-open to kasi almost 1 month ko din siyang inantay. Maglilamos muna ako. Dahil first na gusto kong init sa labas. Then, kung makikita nyo, meron akong, hindi ko alam kung pink sabayan, kulani bayan or something. Dahil pagkagising ko ng umaga, ganyan na yung nangyari sa akin last week. So, until now, meron namang changes akong nakita. Medyo lumiit na siya. Grabe, sa sobrang init, parang gusto kong maligo. Grabe ang init. Mamaya, maliligo na lang ako. Pagkatapos ko maglaba ngayon, maghihilamos muna ako kasi sobrang init talaga. Now, bago tayo maglaba, of course, kakain muna para may lakas, of course. And so, naglagay na ako ng hot water, konting coffee, and my favorite milk. Ayan. Sa gato. Dami kasi.
Hi guys! So, tapos na ako sa lahat ng ginagawa ko ngayon, ng gawain ko, nakapag-almusal na ako, nakapaglinis na ako, at the same time, nakapaglaba ako, and nakapagtupi ako ng mga gamit ko doon na gulo-gulo na. So, every Friday, ganun yung routine ko. Matapos kong gawin lahat, of course, hindi natin pwedeng kalimutan yung spiritual life natin. So, of course, hindi naman po tayo araw-araw, ayun nga, as OFW, hindi naman po tayo araw-araw malakas, and kailangan natin ng strength, which is kailangan natin ang Lord, kailangan nating pakainin ang ating spiritual life. So, importante mo, especially sa mga OFW, na huwag mawalan ng time, kahit nasa abroad na, pagdating sa spiritual life natin or hindi talaga pwedeng lumabas during day off sa part ko. So, ang ginagawa ko naman po is online lang. So, in that way, nabuboost po tayo. Nabuboost po yung spiritual life natin. Iba yung changes. Iba yung mararamdaman mo and mararanasan mo after mo marinig yung mga preaching. Ganun po yung routine ko, na hindi pwedeng kalimutan yung spiritual life. Gusto kong i-try din ninyo guys, kung kayo na sa abroad and may free time kayo, wag natin kalimutan ang Lord. Ganun lang yung routine ko every Friday. And after noon, kapag may free time, makakatulog ako or manonood ako ng movies or makikipag-usap sa family ko. So, ganun ako mag-spend ng oras dito. So, maraming salamat po pala sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-watch po ng vlog ko. And thank you sa inyo. Bye!